Ito. Ang skateboarding hindi lang basta nadadaan sa angas at hindi na lang basta hobby, pang sports na rin at nagpapatatag sa iisang layunin. Pinatunayan yan ng mga kabarangay natin na bumubuo ng Binangonan Skate Crew dito sa Barangay Kalumpang. Layunin namin sa Binangonan Skateboarding Crew na magkaroon ng safe space para sa mga batang skateboarder na darating. Mamangha sa kanilang mga tricks at sa kanilang kwento ngayong umaga sa Kwentong Kabarangay. Nico Alejo! Magandang umaga. Si Nico Alejo po ang Vice President ng Binangonan Skate Crew. Cool! At syempre, ngayong umagang ito, matututunan at aalamin natin mula sa kanila paano nga ba nabuo yung kanilang grupo rin, no? At paano kayo, ang pinaka-amaze ako, ay nagkaroon sila ng venue ngayon na kanila at hindi na yung pakalat-kalat kayo sa kalsada, no? Good morning! Good morning po! Good morning sa mga nanonood. Unang-una muna, paano mo nagustuhan at sino ang nagturo sa'yo ng pag-skateboard? Nag-start sa elementary to high school. Napapanood lang dati sa television, tapos video games, tapos trinay. Ayun po, nakahiligan na po. At syempre, alam mo, ito yung minsan na kakalungkot din sa ating mga skateboarder, ano? Wala talaga kayong place, no? Kahit sa, I mean, hindi ko alam kung sa ibang mga barangay meron na kagaya ninyo, pero kadalasan sa kalsada lang talaga kayo, eh, no? Sa mga kalye-kalye. Yes po. Dati po wala kaming magandang lugar para mapaglaruan kung saan-saan lang. Pero salamat po ngayon meron ng mga skate parks sa iba't ibang lugar and dito rin po sa Kalumpang Binangonan Rizal. At yun na nga, hindi naging hadlang sa inyo yung walang venue nung nag-uumpisa pa lang kayo. I mean talagang nasa passion kasi ninyo kaya pinagpatuloy. Paano yung naging buhay nyo nung wala pa kayong venue na katulad nito? Dati po kung saan lang po may makitang makinis na sahig, usually sa mga gasoline stations, tapos eventually yung munisipyo binigyan kami ng maliit na spasyo, then pinaalis din kasi nagkakaroon din ng mga insidente. Pero ayun po, salamat din kasi ngayon hindi na kami pakalat-kalat kung saan-saan, meron na kaming proper venue. Okay. Paano kayo nagkaroon ng proper venue? Anong ginawa nyo? Itong grupo ba? Binuo nyo muna bago kayo nagkaroon ng venue na katulad nito? Paano yung nangyari? Apo, yung grupo kasi nabuo siya parang early 2000s pa. Meron kaming mga kuya sa grupo. Medyo mga pamilyado na sila. Sila yung nag-initiate nung paglalakad nitong skate park years ago pa. So, nagpapasalamat din kami sa municipality ng Binangonan kasi grinant nila yung matagal na naming pinaglalaban para magkaroon din ng platform yung mga batang possible na skater para din ma-prevent yung paglihis nila ng landas. At least meron silang mapupuntahang lugar. Nandito naman kami yung mga kuya nila na pwede ring magturo sa kanila and meron na tayong magandang lugar para mapaglaruan, hindi na kung saan-saan. Okay, itong skate crew ninyo, gaano na kayo karami ngayon? Kung i-add up kahit yung mga oldies, nasa 200 plus na siguro po. Opo, merong mga dumadating, meron ding mga nagpapahinga. Okay. Paano ba ang maging miyembro ng inyong grupo? Anong kailangan gawin? Kailangan ba marunong agad kayong mag-skateboard? Usually naman kapag may mga crew, yung mga local residents ng spot, syempre, wala namang, hindi naman mahirap makapasok as long as yan, dito ka naglalaro or magaling. Meron bang age limit? Paano? Wala naman po, pero kung mga bata naman po, ginaguide naman namin sila. So, hindi naman din issue kung masyadong bata yung papasok sa amin. Okay lang po. Okay. Ano yung unang kailangan matutunan? Ipapakita lang natin para malaman din natin ano yung ginagawa nila. Ano yung unang dapat matutunan ng mga nag-skateboard? Pakita mo dito sa yung dala-dala ngayon. Siyempre, kailangan alam muna nila yung stance nila. Meron kasing dalawang stance sa skateboarding, yung goofy and regular. Anong tawag? Goofy? Apo. Regular. 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 Okay, ano yung regular?
Regular po. Ah, regular! I'm sorry. Regular. Okay, ano ibig sabihin ng regular? Yung regular po, yun yung pinaka-common na stance. Bali, yun yung left foot yung mag-aapak sa board, tapos yung right foot yung magpo-push para makaride ka. So, yun po yung pinaka-basic. Dapat alam nyo po yung stance nyo and marunong po kayong mag-ride. Pwede mo ba ipakita sa amin yung ginagawa mo na regular lang? Okay, so dapat daw left foot, nasa unahan. Dapat ba diretso, slant, paano? Nakatingkayad, paano? Naka-flat? Ideally po, medyo slanted. Tapos yung paa mo nasa bandang bolts nung trucks. Sa may unahan? Opo, opo. Okay. Then, medyo slant mo lang siya. Tapos, if comfortable ka na po, yung body position mo, dapat yung shoulder and your knees dapat level po para hindi ka ma-push forward. Or kapag naman po sumobra sa layback, ma-push backward ka naman. So meaning kailangan matumarunong kang magbalanse? Balance po is the key. Okay, pakita mo nga sa amin yung regular. Ah, ganun lang. Wow, lang. Makalang ka lang, love. Hindi mo naman magagawa yan. Patingin nga. Tatry natin. So left muna. Left. Parang umaandar na siya maski wala pa. Kuya, hawakan mo muna ako ha, kasi delikado ito. Okay na, ayan. Ayan. Medyo late. Uy, ang hirap ha. Kailangan pala talaga. Gaano katagal bago mo natutunan yung pag-skateboard? Gaano katagal ang ginawa mong pag-training? Iba-iba kasi tayo ng facing. So, meron yung mga everyday naglalaro. Siguro within a week kaya nilang matutunan yung riding. Pero ako po kasi nun parang mga 3 days nakakapag-ride naman na po ako. Depende sa gusto mo, no? Sa passion mo. Pero ito, syempre ano yung nakikita mong future ng skateboarding, lalo na dito sa Philippines, di ba? Meron tayong isang skateboarder na kilala. Kilala mo ba? Yes po, si Miss Marjeline Didal. Yes. Inspiring ang kanyang storya. Yun din ba yung nag-push sa inyo para ipagpatuloy at kumbaga maging porsigido kayo sa training? Yes po, kasi at least ngayon nare-recognize na ng Olympics yung mga extreme sports like skateboarding. Dati kasi yung common misconception ng tao pag mga skateboarders, mga goons, mga hooligans, mga tambay. So tanggalin natin yung stereotyping na ganon. Yes po, yung stigma na ganon. At least ngayon, recognized na siya as sports. So, madali na siyang i-instill sa mga kabataan na gustong matuto nito. Okay, syempre kagaya ng sinabi niya kanina, maganda raw ito para yung mga kabataan kung hindi kung ano-anong mga masamang bisyo ang pupuntahan. Pero bukod doon, ano pa ba yung naitutulong ng skateboarding sa isang kagaya mo na enthusiast? Yes po. Pinakauna po sa health din. May tulong din siya sa health kasi naka-burn siya ng fats. Exercise, form of exercise na rin po siya kasi gumagalaw yung buong katawan mo din. Plus talon ka ng talon. So nakakapawis din po talaga siya. Yes po, and then yun, discipline, mental therapy na rin siya para sa amin, para sa mga skateboarders na maiwasan yung stress, yung anxiety, yung depression. Pwede siya maging outlet para dun sa mga ganong klaseng bagay. So, kaya din po ina-encourage namin din yung karamihan, lalo yung mga kakilala or naging kaibigan na medyo nagkakaroon ng mental health issues na bumalik sa skateboarding para at least rule out yung stress na iniisip nila sa buhay. Of course, syempre, meron tayong mga nanay or mga magulang or mga bata, no, na gustong gawin to pero nag-aalangan. Kasi, syempre, yung pwedeng mabalian. Pwedeng mabalian ng buto. Pwedeng magasgasan. Pwedeng madisgrasya. Totoo naman yon. So, ano ang kailangang unang-unang dapat iniisip ng isang skateboarder? Ano pa yung mga dapat? Meron ba kayo dapat mga helmet? Ano yung mga kailangan yung gears na kailangan?
Opo, ideally yung protective gears kailangan naman talaga siya. Pero much better kung siyempre ang pina-practice kasi natin dito yung self-determination tsaka yung lakas ng loob. So para dun sa mga parents na medyo alangan payagan yung mga anak nila, at least bigyan nyo ng benefit of the doubt yung sarili nyo na every sports naman may danger eh. So technically hindi lang naman skateboarding. Okay, mensahe mo sa mga kabataan na gustong sumubok. Sa mga bata, huwag kayong mag-hesitate maglaro ng skateboard kasi marami naman pwedeng tumulong sa inyo na mga kuya or mga elders or mga matatagal na naglalaro. So, yun, tuloy nyo lang kung gusto nyo maglaro, laro lang kayo. Yun! Maraming salamat, Nico, dahil dyan! At syempre, sa skate crew, maraming salamat. Hello po mga Kadet 25, si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!